Hello, what's up everyone? Welcome to another episode of Podcast Your New Gen! So ang pag-uusapan natin for today's episode is Navigating Mental Burnout and Embracing Life's Journey. With me, ang kuya niyong kahit kailan, hindi naubusan ng kwento. Walang iba kundi si Nico. And I'm your ate na pala niyong kausapin anytime, anywhere. I'm Alexa. And your always AOK host, TK. With your friendly neighborhood host, Marga Banzuela. Today is a different episode from our usual episodes, no? Mm-hmm. Because we have a special guest. Let us all welcome Sir Greg Naldo. Roll VTR. Gregorio Greg S. Naldo Jr. is a registered psychologist and psychometrician with specialization in clinical psychology. He is currently taking his doctoral degree in the field of clinical psychology at the Lyceum of the Philippines University. He is also affiliated with Empath.ph and Perpetual Hospital at Las Piñas, providing mental health services to individuals and families. In addition to his work as a clinician, he also serves as a psychology instructor, helping to train the next generation of mental health professionals. He is also a contributing writer at Palawan Daily News, publishing articles on psychology and mental health topics. He is also a member of the American Psychological Association and the Psychological Association of the Philippines. Let us all welcome Sir Greg. So let's give him a round of applause, guys. So, hello, Sir Greg. Welcome to Podcast Your New Gen. But before we start po, sir, kumusta po kayo? Hello, good afternoon din. Good day sa ating lahat. Okay naman ako. Medyo excited ako nung nalaman ko na ako yung guest ninyo dito kasi pinapanood ko lang to sa ano, yung mga ibang episodes nyo na may kinalaman sa mental health. So, thankful na nandito. Salamat. Mm-hmm. Any thoughts, guys, sa ating episode for today? I think it's very interesting. Super relatable. Oh my God. It's curious to see paano ba nararanasan ang burnout sa students like us, no? Especially Lato is for all generations, diba, sir, if correct. Oh. From all, ano talaga. And what I'm most curious about is how are we to deal with burnout? Correct. What's the best way? Ano yung mga best coping mechanisms and stuff like that, so... Sige, start na natin, sir. What is burnout, sir? And ano po yung pagkakaiba niya po with stress? Okay, good question yun. Kasi a lot of us, medyo sasabihin natin na parang, parang burnout ako or stress ako. So medyo magkaiba yung stress sa burnout. Yung pag sinabi kasing stress, ito yung normal na, sabihin natin na reaction lang dun sa situation. Kumbaga yung stress is nandito, yung environment na stressful para sa'yo is nandito, yung level, tapos yung reaction mo is same lang, no? So parang pwede tayo ma-stress sa mga normal na stressors na pwede natin pagdaanan. Now, yung pag sinabing burnout naman, ito kasi yung kumbaga yung technical definition niya, ito yung mental, physical, at saka yung emotional exhaustion na rin. Now, saan siya nanggagaling? Nanggagaling siya, nagsastart yun sa stress. Kapag kayong stress, sabi ko nga kanina, normal siya na level eh. Pero kapag kapaulit-ulit na siya, tapos hindi mo siya, sabihin natin na address or na process, tapos na prolong siya or sabihin natin na naging chronic na siya, doon na papasok si burnout. And most of the time, si burnout ay unconscious siya na nangyayari. Parang halimbawa, hindi mo na mamalayan, akala mo parang stress lang ako, nagkakasakit na ako, yun pala ikaw is burnout na. No? So marami po pwede maging epekto yun sa atin. Ngayon naman sir, second question po. Ano yung mga common signs and symptoms of burnout? Kasi kadalasan din ba sir, minsan magaling tayong magkimkim eh or kumbaga hindi natin napapansin na overlook natin siya. So ano yung mga common na symptoms ng burnout? Yung isa sa common diyan is the physical symptoms or manifestations ng burnout. Physical, you try to assess lang din yung sa sarili ninyo. Katulad na sabi ko, yung sa ito yung environment tapos yung reaction mo baka mamaya masyadong sobra or hindi na akma doon sa situation. Halimbawa, nagkakasakit ka na, sumasakit yung ulo mo, yung batok mo, yung tiyan mo, pero wala namang basis. Kumbaga parang wala naman akong sakit. Hindi naman ako naulanan, 'di ba? Yung sa society nga natin minsan na parang kasi napagod ka, pero wala naman. Kompleto yung tulog mo pero may sakit yung nananakit yung katawan mo. Tapos isa sa mga symptoms din, nagiging ito yung common, no? Nagiging irritable. I don't know sa inyo, sa age ninyo. Pero kasi pag sinabing burnout pala, kadalasan yan is parang sa professional world na siya, no, na sa mga nagtatrabaho. Pero actually, pwede rin yun sa mga estudyante. No, you try to gauge lang din, you try to assess. Kadalasan sa kanila, especially kapag ka sa age nyo, sila yung madalas hindi mo makausap. Yung parang ayaw nang pumasok. Baka kayo, ayaw nang pumasok sa school.
No, pero okay ka naman. Physically, wala kang problema. Pero parang tapos minsan maiirita ka. Noon nagpapasok yung irritability. Nagkakaroon ng mood swings. Wala, hindi ka naman inaano. Tapos madali kang parang... Mapikon. Napipikon ka, yeah, sa mga maliliit na bagay. Parang nagiging sensitive ka doon sa ano. Now, i-highlight ko lang ng konti yung sa pagiging sensitive, no? Katulad ng sabi ko, itignan natin yung environment. Kasi baka mamaya, sasabihin, oops, ayoko na lang maging sensitive, ayoko mag-react doon sa situation kasi baka mamaya sabihin nila, ako yung nagiging overly sensitive. Tignan mo yung situation. Baka naman kasi mamaya, talagang ikaw is tinitrigger din ng environment mo. Now, it's normal na mag-react ka minsan. That is not being sensitive, no? Overly sensitive. Mas maganda na, kumbaga, aware ka pa rin doon sa paligid. Pero yun nga, pag sinabing burnout, parang yung mga maliliit na bagay, hindi na akma doon sa situation yung ano mo, yung reaction mo. Apo. So, doon din, syempre, yung sa mga physical symptoms nga, yung yun, at napakarami pa. Hmm. No? So now, for our third question po, sir, what are the factors that can lead us to burnout? Like, what are the things that may cause us to be burnt out po? Sa katulad na sabi ko, yung burnout is commonly siya naririnig sa mga professionals, no? Mm. Katulad namin. Now, nangyayari siya kapag ka, let's say for example, number one, sobrang dami ng workloads mo sa trabaho. Halimbawa kayo sa mga students, ang dami, di ba, ng mga sa school works. Yes, oo, right. Parang yung isang araw ninyo, kulang sa dami ng, ano, right, ng trabaho na dapat niyang tapusin. So, possible na ma-stress ka and pag hindi mo siya na-handle, magli-lead siya sa burnout. Tapos, pwede rin naman na sabihin natin na it has something to do din talaga sa personality mo as a person. Let's say, for example, ikaw yung masyado kang sabihin natin na nakikita, pessimist ka, na nakikita mo kaagad yung negative doon sa situation. Possible din na masyado kang sabihin natin na overthinker, tapos ang nangyayari, hindi pa bigyan ka ng task ngayon, ang nasa isip mo, ano ba yan, hindi ko kayang tapusin to, no? With that in mind, parang nagki-create, very powerful si mind mo na nagki-create ngayon ng barrier na hindi ko na lang gagawin to, or yung emotions ko is susunod doon sa sinasabi ng isip ko na ay hindi na lang. So nangyari, masa-stress ka hanggang sa hindi mo na magawa yung trabaho. Tapos yung isa sa pinaka main concern or factors na pwede maka-apekto sa'yo is yung lack of social support talaga. Wala kang mga kaibigan na mapagsabihan. Even sa family mo, sa friends mo, hindi mo siya masabi. So, anong nangyari, kinikip mo na lang sa emotions mo, sa sarili mo yung emotions mo, hanggang sa pag, sabihin natin na napuno ka na, bigla ka na lang sasabog, tapos hindi mo na alam. Kasi hindi mo na siya kayang i-handle. Kasi nagpatong-patong na siya yung mga concerns. So, mas maganda na parang ma-address ka agad siya. So, yun lang yung isa or iilan sa mga pwede maging factors para makakontribute doon sa burnout na tinatawag. Pero actually, napakarami pa, even yung mga minor things na hindi mo siya ma-address kaagad. So, ayun. Yung sa ano nga po, sir, no? How do we deal po with people saying that burnout isn't a thing? Parang dinidisregard lang po nila na sus, burnout lang. Ano nung nag-overreact ka lang. Parang pagod ka lang. Itulog mo lang yun. Sa mga ano po. Yung mga sa mga older people. Oh, yung mga negative people na sus. Kasi parang di naman daw nila na-experience yan. Ba't ka nagaganyan-ganyan? Nag-iinarte ka lang. Pag-compare ka sa generation nila, sa generation mo na bakit kami noon before, mas worse pa yung ginagawa namin, nag-i-give pa kami and stuff. So, paano po dinideal yung mga ganun, sir, na bagay? First, syempre, dapat andun yung empathic listening and understanding din doon sa situation, no? Mm-hmm. Kaya naman yung tao nagre-react ng gano'n negatively sa mga bagay na hindi nila alam. I mean, it's because hindi nga nila alam. Hindi sila gano'n ka well-versed doon sa situation. Say, for example, yung specific topic natin na burnout, nagre-react sila negatively or parang sila is clueless doon sa situation. Bakit? Kasi wala silang knowledge about doon. So, ang pinakamagandang approach doon is the empathic listening and understanding. First, tanongin nyo muna, paano mo nasabi na bakit po kayo naniniwala? Na ano po yung basis ninyo para hindi kayo maniwala doon sa burnout? Usually, sasabihin nila katulad ng sabi mo kanina na in time namin, ganito eh, doon yung comparison. So, intindihin muna sila kung sa ano yung hugot nila. No? Tapos, saka natin sila i-educate. Kasi nga, yung pinaka-concern, yung problem sa kanila, hindi nila alam, hindi sila ganun ka-well-versed doon sa situation. Mm-hmm. So, ang mas maganda doon is mag-feed tayo ng information about doon sa burnout. Nang, hindi ka naman makikipag-away, syempre. Kaya nga papasok yung empathic listening at saka yung understanding doon sa situation. Now, if ever na hindi pa rin sila maniwala, dito na papasok yung
mag ano ka ng kalapin ng information na pwede mong scientific information na pwede mong i-present sa kanila. No, very powerful naman yung ano eh, yung communication. So as long as na feel nila na ikaw is nandoon ka to help them or to guide them na ito po yung kasi ito yung burnout is it's all about ganito ganyan. And usually naniniwala naman sila or ma-shake yung kanilang thinking na ah, oo nga. So magkakaroon ng question mark. Ah, oo nga, baka totoo si burnout, which is yes, totoo naman talaga si ano. Si ano si pero burnout. Sir, may mga na-encounter ka na kunyari isa ibang tao talaga na nag-ano. Like sa iyo po mismo na-encounter ka na sinasabi talaga nila na burnout isn't a thing ganun, sir. Yes, actually may mga clients kami, may mga patients kami na pag sinasabi namin na alam mo kailangan mo muna siguro try to contemplate, no? Baka yung baka na-burnout ka na doon sa situation. Before ka mag-decide, you try to contemplate ganyan. Tapos sasabihin nila parang hindi ako burnout, no? Mas tatanggapin ko pa kung pagod ako. Now burnout is different, way too different doon sa pagod. So ang gagawin nila is magre-relax lang, magbabakasyon, tapos balik na. Hindi nila napaprocess. So ang ginagawa namin doon ako personally is yun nga, empathic listening and understanding. Ano yung hugot nitong client na to, ng person na to? Bakit nasasabi niya? Bakit hindi siya naniniwala sa burnout? And usually kaya hindi sila naniniwala kasi nga may iba silang knowledge doon sa situation. Okay, so next question po, sir. How can social support and relationships impact one's vulnerability to burnout? Kasi katulad na nabanggit nyo kayo na, sir, na may mga tao talaga na hindi makakapag-release ng kung anong meron sila sa ibang tao. Like that, sir. Like, paano po, gano'ng kalaki yung tulong ng, kunyari, friends and family sa'yo, sir? Actually, sobrang laki niya, no? Kasi katulad ng sabi ko, nagkakaroon ka ng possible na mag-lead sa burnout yung stress mo kapag ka hindi mo siya na-process kaagad or na-address. Now, nagli-lead siya sa burnout kapag ka yung social support mo, no, and yung relationship mo is masyadong mababa. Kasi unlike kung ikaw may social support ka, madali para sa'yo na mag-share ng mga bagay-bagay. Halimbawa, kahit sa trabaho or kahit kayo sa school, kapag ka nasa stress kayo or sabihin natin na close to burnout na kayo, magkukwento kayo sa mga friends. No, may parang ito kasi nangyari kanina, hirap na hirap ako doon sa ano. Imagine niyo kung wala 'yun, parang ikikip mo na lang siya sa sarili mo hanggang sa bibigat siya ng bibigat, possible na magkaroon ka talaga ng burnout. So very important si social support at saka yung positive and healthy na relationship, hindi lang siya basta relationship but healthy relationship din sa ibang tao sa paligid. Oh, 'yun guys, narinig niyo 'yun. Yeah. Kaya your relationship daw. Yeah, oo. Yeah. Yan sa mga bestie ko diyan, be. I'm free anytime, talk to me. Yeah. Okay. Next question na go. So can burnout lead to long-term health problems if left unaddressed? Like ay, sir, dito po ba papasok yung tinatawag na malcognition? Yes, oo. Tapos ang mangyayari kasi niyan, 'di ba kapag ka hindi mo nga siya na ano, hindi mo siya na-address, parang ang mangyayari, tuloy-tuloy siya. Magiging cycle, nasa stress din ngayon yung body mo. So, magli-lead siya ngayon into physical symptoms or illness na. Say, for example, yung mga clients namin, ang dami sa kanila, no? Kapag ka hindi na-address yung even simple stress lang nga eh, natuloy-tuloy siya, tapos magli-lead sa burnout, ang mangyayari sa kanila, bigla silang magkakaroon na pagpa-check nila sa medical doctors, magkakaroon sila ng may sakit na pala sila sa puso. Tapos ang mangyayari, nahirap ka kasi makatulog eh. Hindi ka makakatulog tapos yung sense of ano mo, achievement mo and yung totality mo as a person, yung well-being mo affected siya. So kapag ka low ka, nasa down state ka, palaging possible na magkaroon ka talaga ng ano, physical illness na kaagad. So napaka yun yung mahirap tapos magiging cycle pa siya. Hindi lang doon sa physical symptoms, even sa relationship mo kasi nga lagi kang irritable. Sa work mo, sa family mo, even sa loved ones mo nga, dun sa, for example, sa partner mo, boyfriend, girlfriend, asawa. No? So, yun. Pero sir, can it potentially lead to parang depression, parang mental illnesses, yung burnout po? Yes. Mm-hmm. Kapag hindi siya na-address, possible na magkaroon ka ng concern, hindi lang sa physical, pati na rin sa mental state mo, sa mental health mo. So, sila yung napakataas po ng correlation ng burnout sa anxiety at saka sa depression. Silang dalawa, depression and anxiety is correlated sila parehas doon kay burnout. At saka alam mo sir, yung nakakalungkot, especially sa mga people who are depressed, no? Yung iba na naging addict sa alcohol, mm-hmm. Diba, which we can understand is, ano po, diba, kumari, kung may problema, iinom mo lang. Eh, diba po sir, if correct me if I'm wrong po, pero diba, alcohol is a downer? Yes. So, meaning,
maaring maglalo ka pa maging mag-spiral down. Tama. Mm-hmm. Kaya talaga guys, alcohol is not the solution sa problema niyo. Only drink when you're happy, not when you're lonely. Correct. Kasi if you drink when you're lonely, it's gonna get worse. Tapos iba pa siya, di ba, they drink na pinaghalo nila yung Coke with their like yung mga rum and stuff. Parang hindi pa nakakabaliw yun, sir, yung upper, tas downer, pinagsasabay mo inumin. Actually, depende kasi yun sa ano eh. Yung sinasabi mo kanina na uminom ka lang kapag happy ka, pag masaya ka. Actually, hindi nila naiintindihan yung ganun bagay. So medyo mababa yung insight nila. It's because burnout nga sila, nasa state sila ng ano, ng kumbaga burnout ako. So ang gagawin ko, wala akong social support, no? Mababa yung aking social support system. Ang mangyayari, maghahanap ako ngayon ng something or someone na pwede kong yun yung makakatulong sa akin. Now hindi healthy yung coping mechanism nila na yon, na iba nag-resort siya sa paggamit ng illegal drugs, sa alcohol, and sometimes yung alcohol kanina, yung alcohol nagiging stimulant nila, no? And imbis na pang downer nga, kumbaga wala sila sa concept ng ganun eh. Basta sila maging okay ako, parang yun. Oh, sir, papasok dito na parang connected din yung last question natin kay sir, na ano yung mga possible self practices or coping mechanisms para sa mga people, sir, na nagkaka-experience nga ng burnout. Mm-hmm. Yung nga, sir. Number one is be assertive lang. Parang don't say yes if you have to be saying no. Don't say no if you have to be saying yes. Kasi most of the times, no, parang nab-burnout. Sabi ko nga kanina yung burnout kasi sobrang dami ng workloads mo ba. Ngayon, ang nangyayari, baka ikaw yung person na hindi ka assertive. Yung alam mo yung tanggap ka lang ng tanggap, tapos hindi na alam ng tao sa paligid mo na hindi ka na pala okay. No, so okay, hindi naman pagrereklamo 'yan eh, no? Kasi sa atin, sa culture natin, parang pag nagsalita ka, parang pag tumanggi ka. Oo, pag tumatanggi ka parang nakakahiya. Pero let's try to be assertive. Tapos focus doon sa goals mo. Although easier said than done ito, kasi sa mga taong may nakakaranas ng burnout, ang kailangan talaga nila is pahinga and understanding, and syempre yung social support, no? 'Yun yung i-enhance natin. Yung social support and yung surround yourself with people na talagang makakatulong din sa iyo. But sir, how do you deal with the peer pressure that comes with it? Peer pressure na yung, say for example, sa burnout. Where you na, can't say no. Tama. Kasi sabi niyo po, mag... Ay, oo, parang magbibiro sila, halayan ka na naman, sir, tatanggi ka na naman, di like, ka na sumasama. Panira ka ng trip, gano'n, like KJ. Yun. Tulad ng sinasabi nga dito, i-disregard nila na burnout ka yeah, na. Na wala lang yan, kumbaga, stress sumama ka lang. Tama, gano'n. Uminom ka lang. Uminom ka lang. Paano mo? Now you try... You try to gauge lang din yung situation. Let's say, for example, healthy ba yun para sa'yo? Kasi nasa sa'yo rin naman yung decision. Yung peer pressure, kaya nga siya, it's called peer pressure kasi nanggaling siya externally. No, ikaw yung may control sa sarili mo, sa mga actions mo. Sila is external, and yung po pwede mo makontrol doon is yung sarili mo, and hindi mo makokontrol talaga yung ibang tao. You cannot say sa ibang tao na wag mo akong pagsalitaan ng ganyan kasi masasaktan ako. Diba? What if bully pala yung person na yun? Ay di mas lalo kang ibubully nun. No? So, yan po pwede mo makontrol is yung reaction mo, yung sarili mo. Know your strengths and weaknesses. Tapos, doon ka mag-start. Yun yung pinaka-core mo. Go back to your core. Ano ba yung mga strengths ko? Ano yung weaknesses ko? Ano yung dapat kong i-improve sa sarili ko? Ano yung makakabuti at makakasama sa akin? And, alam mo, pag kaganon, pwede nga na ikaw pa yung mag-influence doon sa tao. Wow. Kabaligtaran, no? Na imbis na ikaw yung i-influensyahan, then you try to educate yung mga tao sa paligid mo, which is mas ano siya, kumbaga way better compared doon sa nauna na ikaw yung i-influence. Kumbaga patatagin natin yung ating ano ba, yung core natin, paano mo makilala yung sarili mo. So meaning, sir, ang bottom line is dapat maging patient ka and learn how to understand. So mm-hmm. Di ba, sir, kung isip mo nga naman talaga, paano ka maging patient kung like marami na mga factors na nakakano sa'yo? Kasi may mga time talaga, sir, na sumasabog din ako sa school eh. Mm-hmm. Hindi ko may tatanggi yung sumasabog din talaga ako. So, what do you think is the best thing para like umalala yung virtue ng patience when it comes to ano? Kapag ka ikaw is yung term na sumasabog or talagang nandun ka na sa sobrang severe na yun na feel mo, it's normal na ikaw is sumabog yung term, no? Pero parang katulad na sabi ko, emotions are meant to be felt eh. Dapat i-release mo siya. Ibig sabihin, kung ikaw is sumabog na or ikaw is nag-exceed na dun sa limit mo, ibig sabihin na puno ka na. So, wag mong antayin na ikaw is mapuno. Parang what you feel, mas maganda na i-express mo siya kaagad. Mm-hmm. And again, okay lang naman na ikaw is i-release mo siya. No? Kung baga kung sumabog ka din, okay, fine. Pero ibig sabihin, baka kailangan natin siyang try to contemplate na wag nang umabot sa ganung point. Part or ganung point. Yun lang din, kumbaga parang it's okay na ma-express yun siya, pero dapat healthy pa rin yung pag-express, no? Hindi yung express na parang nananakit ka na rin or nakakasakit ka na sa mga nasasabi mo.
Apo. No? So, pero normal siya. Apo. Masabog talaga, no? So, yung... So, ang natutunan natin today is surround yourself with good people. Good relationships. Yung mga hindi toxic. Mm. Tapos, to my friends naman, alam ko lahat kayo nakakaranas kayo ng burnout. And, lagi yung tatandaan, guys, kung wala man kayong malapitan, always remember, meron kayong Migo na malalapitan. I'll be here 24/7. Kung alam kong pagod man ako, I'll give some time to you. Kasi guys, very important, di ba sir, ang peers talaga. And ayoko maranasan ng mga friends ko na wala silang taong matatakbuhan pag sila ay nangangailangan. So, parang SK chairman lang ah. Sakto sa panahon ngayon. Di ba sir? So, best talaga, choose your friends wisely and develop healthy relationships, sabi nga ni sir. And kung pwede man, learn how to, ano ba, kumbaga to... Stand your ground. Correct. Tama. And i-express mo yung same nararamdaman mo. Huwag mo ikim-kimin. Kasi tayo, di ba sir, sa Filipino culture, we learn how to be resilient. Pero sometimes, masyado nang toxic yung pagiging resilient natin. Tama. So, dapat marunong tayo mag-voice out ng ating nararamdaman. Mm-hmm. Then, ano, sa akin, actually, ang dami ko pong natutunan since, considering po, pag-college ko, is, iti-take ko po psychology and thank you nga kay sir. Ang dami kong natutunan and maraming naglina, ano, maraming luminaw sa isip ko about kung ano yung pagkakaiba ng burnout and stress. And katulad ng sabi ni Miko, I'm always here to listen to you guys kahit alam ko sa sarili ko na I am not the type of person na magre-release ng kung anong meron ako. Pero dahil sa mga natutunan ko today, maybe time will come and I'll tell you what I'll feel. And sending hugs with consent, guys, especially if you're feeling really burnout right now. Sa akin naman, ang takeaway ko is that stress and burnout are very similar. Actually, very eerily similar sila. Yeah. Mm-hmm. The difference is that burnout is on another level. Tama. Which, in order to see or identify that you're burnt out instead of just stressed, you have to dive deeper and get to know yourself better. Like, at the core, di ba, sir? Mm. Tapos, yun, stand your ground and say no to peer pressure. Tama. Yeah. That of which you know is bad for you. Ako, for me, I think surrounding yourself with good friends is gonna be hard, especially kung sa school, sa classmates mo, no, there's a lot na parang sa peer pressure nga talaga na pipilitin ka na mag-inom mo na lang yan, tagay mo na lang yan. Especially sa social media where maraming mga memes na nagsasabi na stress ka, wala lang yan. Like, itagay mo na lang yan. Which can lead to like destructive impulses pagdating sa tao, no? So, unhealthy habits. Mm-mm. Kaya guys, learn to say no. Tsaka, tandaan nyo, patience is always a virtue. Learn how to understand. Kasi, if people around you can't understand, dapat ikaw na lang kung bagay maging instrument ng change na yun para mag-influence sa kanila na matutong mag-understand. So, that's it. So, that's it for thank that you so much, Sir Greg. Thank you. Let's give Sir Greg a clap. Grabe, dami ko natutunan today, guys. Today's episode is awesome. Yeah. Parang gumaan yung pakiramdam ko. Oh my God. Sakto pa na. Hell week kakatapos na midterms. Oh my God. Hell week. So like, it's very enlightening na. Ito pala yung nararamdaman ko. Yes. It's valid. Ganun pala. Okay. So, I'm not the problem pala. It's the environment. I'm not the problem. Sorry, Taylor Swift. And yun, so guys, don't forget to follow our social media pages, especially yung aming Facebook page na Black Screen Productions para like yung updated sa freshest and newest content from Black Screen Productions. And don't forget to subscribe to our YouTube channel under Black Screen Production and turn on that notification bell at follow nyo din kami sa aming TikTok also under Black Screen Production dahil nagpo-post kami ng snippets ng aming podcast doon. Mm-hmm. Available nga din pala kami sa Spotify. You guys can check us out at Podcast Yarn New Gen. See you on the next episode of Podcast Yarn New Gen! What is up, everyone? Welcome to another episode of Podcast Yarn New Gen! So today, we will be talking about a very interesting topic, which is relationship expectations. So to start it off, we are going to be asking each and every one of our hosts kung ano ang mga ine-expect nila sa isang relationship. Ako kasi in a relationship picky ako. Like until now, wala akong boyfriend. Like since birth, wala pa akong boyfriend. Wala pa nga akong boyfriend. Situationship siguro meron before, but like now, I am very single. Relationship expectations. I think when the right time comes, I think I would opt for stability.
Ako naman ano kasi ako eh. Date to marry kasi ako. Oh. Kaya ano, kaya wala akong ex-girlfriend. Oo, tsaka ano, isipin mo parang, parang ikikwestiyonin na nung partner mo na ito lang ba yung hinahanap niya, oo, sa akin. Baka binibigay ko naman lahat sa'yo, di pa pala sapat yun para sa'yo. Pero kasi sa partner mo na kaya perspective ng partner mo, kasi lahat ng binibigay ko sa'yo, sapat na para sa akin, pero kulang pa pala sa'yo. Mm, diba? Grabe, quotable.